Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Duroy. Taong 1958, Vilaba, Leyte. Hindi mawaglit-waglit sa alaala ni Duroy ang panahon na nakakuha siya ng kakaibang mutya. Ayon sa kanya, sa panahong ito, wala pa siyang gaanong kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. Isa lang siyang simpleng binatilyo na nahuhumaling sa mga kwento ukol sa mga kababalaghan. Subalit pagsapit ng Semana Santa noong taong ito, may nangyaring kaganapang nagpabago sa buhay niya. Sa isang liblib na lugar sa Vilaba, nakatuklas siya ng isang matandang altar na hindi pa nagagambala sa loob ng ilang daang taon. Siya lang naman ang bukod-tanging nakapunta rito at nakasilay ng mga bagay na nakatirik sa lugar na yon. Kabilang sa kanyang mga nasilayan ay ang mga anito at iba pang mga kagamitan ng mga sinaunang tao. Marami rin siyang nasilayang mga kasangkapan sa digmaan, pero lahat yon bigla na lamang nawala ng halaga nang makasilay siya ng isang pulang bato na may katabing maliit na libro. Kahit mangmang pa siya noon pagdating sa lihim na aral, yon ang una niyang nilapitan. Hindi niya mawari, pero may kung anong bagay ang nag-uudyok sa kanya na lapitan ng dalawang bagay na nasa sentro ng altar. Pagkahawak naman niya rito, agad naman niyang naramdaman ang kakaibang lakas na nag-uumapaw sa kanyang katawan. Matapos niya itong gawin, mabilis siyang nawala ng ulirat at pagbalik ng kanyang wisyo, nadatna niya ang kanyang sarili sa lugar kung saan siya nagsimulang maghanap. Marami rin siyang nakitang antingero noon, pero hindi niya ito pinansin pa. Ang mga bagay kasing nakita niya sa lugar kung saan siya nakapunta, nanatili pa rin sariwa sa kanyang alaala. Pagbalik niya noon sa pamamahay ng kanyang mga magulang, dali-dali naman siyang nagkulong sa kanyang silid. Sa loob ng ilang taon, inalagaan niya ng palihim ang batong yon. Maigi rin niyang sinaliksik ang nilalaman ng maliit na libro hanggang sa kalaunay na unawaan na niya ang mga karunungang nakalathala rito. Ang kaso lang, kahit anong gawin niya noon, sadyang hindi niya pa nauunawaan ang bisa nito. Wala mang kaide-ideya sa lakas ng mutyang tanga niya, sapilitan niya itong ipinasok sa kanyang sistema. Sa pagsapit ng unang Biyernes ng sumunod na buwan, ibinaon ni Duroy ang mutyang yon sa kanyang balikat sa itaas ng kanyang puso. Sinelyohan niya yon ng apoy, kalakip ng paglagay niya rito ng simbolo at usal pagkatapos nitong humilom. Nang may sakatuparan na niya ito, pinili niyang magsanay sa pamamagitan ng kanyang mga nalalaman. Wala siyang maestrong pinanggalingan, gawa ng nababahala rin noon si Duroy na baka may makaalam sa kanyang pinakatago-tagong lihim. Halos ilang taon din siyang nabuhay ng normal hanggang sa dumating ang puntong nagkaroon ng problema ang kanyang ina. Nagdadalang tao yon sa ika-apat niyang kapatid at hindi pa man sumasapit ang ika-limang buwan ito, ginagambala na yon ng maraming aswang. May mga albularyo naman sa kanila noong tumulong, pero hindi yun sapat. Nang makilala na rin nila ang gumagambala sa kanila, doon pa sila mas lalong nakaramdam ng matinding takot. Nalaman kasi noon ng pamilya ni Duroy, ang aswang palang gumagambala sa kanilang ilaw ng tahanan ay ang angka ni Abog. Naging matunog ang pangalan nito sa kanilang lugar dahil sa mga karumal-dumal na pangyayaring may kaugnayan ang pamilya nito. Hindi rin yan mahuli-huli ng mga albularyo dahil sa dulas ng nilalang pagdating sa espiritual at pisikal na kumbate. Nang malaman naman ni Duroy ang tungkol dito, agad naman siyang naghanap ng karunungan sa tanga niyang libreta hanggang sa kalaunay doon na niya nagising ang mismong gabay ng kanyang mutya.
Ang nagbigay buhay sa nilalang na yan ay ang matinding pagmamalabis niya na paslangin ang nilalang na gumagambala sa kanyang ina. Sa loob ng ilang araw niyang pakikipag-usap dito, doon siya mas lalong nagkaroon ng kaalaman pagdating sa abilidad na kanyang tangan. Ayon sa nilalang, bukod tangi ang abilidad ng kanyang mutya. Hanggat tangan niya ito, hindi mamamatay ang kanyang katawang lupa. Pinuno, paglilinaw lang. Malayo si Doroy sa pagiging immortal. Kumbaga ang mutyang yon, nagbibigay lang ng kapasidad sa kanya para magtagumpay sa kahit na anong uri ng laban. Dagdag pa ng kanyang gabay, ang susi para manalo siya sa pakikipaglaban ay ang mahawakan at makainom ng kahit kaperanggot na dugo mula sa kanyang kalaban. Alinman sa bagay na yon ang magawa niya, tsak na ang tagumpay para sa kanya. Sa pamamagitan kasi ng paghawak, may dudugtong ni Doroy sa kanyang katawan ang hibla ng buhay ng kanyang kalaban. Sa oras na magawa niya ang bagay na yon, siya na ang masusunod kung hanggang saan na lamang ang itatagal nito sa mundong ibabaw. Kapag kasi pinutol niya ang hiblang yon, mamamatay ang kanyang biktima bago pa man niya yon mamalayan. Sa sandali namang uminom siya ng dugo nito, doon na magsisimula ang kalbaryo ng kanyang kalaban bago ito tuluyang pumanaw. Sa madaling salita, ang pag-inom ng dugo ay ang ikalawang antas ng kanyang kapangyarihan. Yon ang namamahala sa pagpaparusa ng kanyang biktima. Sino mang nilalang ang dumaan sa ganoong proseso, paniguradong hindi nila yon ikakatuwa. Matapos naman yung malaman ni Doroy, tila bang nagkaroon siya ng lakas ng loob para iligtas ang kanyang ina mula sa angka ni Abog. Wala man siyang ideya ukol sa hakbang na gagawin niya, pinili niyang direktang puntahan ang lugar kung saan yon naninirahan. Upang mas magkaroon din siya ng tsansang makasalubong ang mga ito, gabi niya itong palihim na sinugod. Wala rin siyang pinagpaalaman sa kanila. Dala na rin ang takot niyang baka malaman ng kanyang pamilya ang katotohanan sa likod ng pagkatao niya. Sa pagdating naman niya noon sa dulong parte ng baryo, agad namang tumambad sa kanya ang pamilya ni Abog na kasalukuyang naghahanda ng isang malaking salo-salo. Maliban din sa kanilang angkan, may nakita pa siya roong ibang pamilya na puro ring mga aswang. May napansin din siya noong limang malalaking kawa na pinag-iinitan nito ng tubig. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, agad naman siyang napansin ng pamilya ni Abog. Galit na galit yung lumapit at nung magkaharap na sila, walang pagdadalawang isip naman siya nitong tinanong ukol sa kailangan niya. Nang marinig naman niya ang sinabi ng mga nilalang na yan, agad naman niyang hinugot ang tanga niyang sundang, sabay sagot dito nang, "Naparito ako para iligtas ang nanay ko. Nasaan si Abog? Iharap niyo sa akin!" Pagkarinig naman ng nilalang sa kanyang sinabi, bigla naman yung humalakhak ng malakas. Si Doroy naman noon, na natili lang tahimik, maiging pinagmamasdan ang susunod na gagawin ng mga ito. Maya-maya pa, pagtahimik naman ng mga nilalang na yan, agad naman siya nitong sinindak habang paulit-ulit na inaabisuhan na wala na siyang magagawa pa upang iligtas ang kanyang magulang. Dagdag pa ng mga ito na dahil sa kanyang pagpunta, hindi sila papayag na makaalis pa ito na merong hininga sa kanyang katawan. Ayon pa sa isa sa mga nilalang nakaharap niya, idadagdag siya ng mga ito sa kanilang magiging pagkain noong gabing yon. Nang marinig naman ni Doroy ang sinabi nito, agad naman niya yung hinawakan dahilan para masipat niya ang hibla ng mga buhay nito sa kanyang palad. Walang sabi-sabi, agad naman niya itong pinutol na siyang naging sanhi ng agaran nitong pagkamatay. Pagkahandusay naman ng mga nilalang na yon sa lupa,
Agad naman yung ikinagulat ng mga kasama nitong nag-uusap sa loob ng kanilang pugad. Naramdaman kasi ng mga nilalang na yon ang pagkawala ng presensya ng tatlo nilang kasama, kaya agad naman nila yung sinipat para makumpirma ang nakakabahala nilang hinala. Pagsilay naman nila sa lugar na yon, agad namang tumambad sa kanila itong si Doroy na kasalukuyang nakatayo sa harapan ng labi ng mga ito. Dahil sa kanilang mga nasilayan, agad naman yung nagdulot sa kanila ng matinding galit, dahilan para walang pag-aalangan nila itong sunggaban. Sa isang iglap, bigla namang nagkagulo sa lugar na yon. Ang nasa humigit 30 aswang na nagkakatipon, walang patid na sumugod sa kanya. Lahat din ng atake nito, tinamo niya. Pero kahit isa sa mga iyon, hindi man lang nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang katawan. Nang mapansin naman yon ng mga nilalang, agad naman nilang nilubayan itong si Doroy sa paniniwalang may ginamit itong mahika para dayain ang mga nakikita nila. Base kasi sa ginawa ng mga ito, hindi malabong nabuhay pa roon ang isang pangkaraniwang tao. Isipin nyo na lang, nagtamo siya ng saksak na tumagos sa likod ng kanyang dibdib. Ilang beses din siyang nasakmal ng mga ito sa leeg, at ang mas nakakagulat pa sa lahat, maraming beses siya nitong tinanggala ng bituka sa kanyang sistema. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, lahat ng pinsalang kanyang natamo, mabilis na naghilom. Bumalik rin yun sa dati na parabang wala man lang nangyari rito. Dahil sa pangyayari, doon na patunayan ni Doroy, nalihiti mo nga ang bisa ng kanyang mutya. Matapos naman niya itong maunawaan, lahat ng kanyang takot laban sa kamatayan bigla na lamang nawala. Nagkaroon na rin siya noon ng lakas ng loob na makipaglaban sa mga ito. Pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa mga nilalang na yon, hindi naman niya maiwasang mapangisi habang naghahanda ng kanyang pag-atake. Walang sabi-sabi, buong puwersa naman niya itong sinunggaban gamit ang kanyang sundang. Pagsilay naman ng mga ito sa kanya, nagpumilit na rin yung sumalubong sa halip na tumakas. Dahil sa naging desisyon ng mga ito, matagumpay niyang napaslang ang iilan sa mga kalahi nito sa pamamagitan ng pagputol ng nakuha niyang hibla ng buhay. Matapos naman niya yung may isa katuparan, kalahati sa kanyang mga kalaban ang nalagas. Nang masipat naman ni Abog ang ginawa niyang yon, napalitan ng matinding pagkabahala ang kanina'y kampante nitong pagmumuka. Sa pagtayo naman ito, dahan-dahan ang nanlisik ang mga mata nito hanggang kalaunay tuluyan na rin yung nagpalit anyo. Matapos namang masilayan ni Doroy ang pagiging seryoso ng pinuno ng mga aswang, doon na niya sinimulang kausapin ang kanyang gabay. Pagpakita naman ito sa kanyang isipan, inilahad nito na kailangan niya munang isagawa ang ritual bago niya magamit ang parusa ng dugo. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, sa tulong ng gabay na yan, nakapaglikha siya ng pentagramo sa kanyang kinatatayuan. Gamit ang sundang, pinatuluan niya yon ang kanyang dugo habang nag-uusal. Matapos nun, doon na tuluyang nag-iba ang kulay ng kanyang balat na siya namang labis na ikinagulat ng mga nilalang na kanyang kaharap. Unti-unti na rin nabuo ang mga simbolo sa kanyang ulo na nagpapahiwatig sa ritual na kanyang ginawa. Gayunpaman, kahit nakikita ito ng kanyang mga kalaban, hindi nakaramdam ng pagkabahala itong si Doroy dahil alam niyang walang kaide-ideya ang mga ito sa mga bagay na kanyang ipinakita. Pagwasiwas naman niya ng sundang, agad naman niyang sinugod ang mga nilalang na yon para tuluyan na itong lipulin. Alam ni Doroy na hindi na yon dapat na pagbigyan pa ng oras dahil sa puntong yon, iisang aswang na lamang ang kailangan niyang tapusin. Paglapit naman niya sa mga ito, agad naman niyang pinagpupuputol ang bawat hibla ng buhay na kanyang mahawakan.
hindi naglaon. Nang mapansin naman ng mga nilalang ang kanyang abilidad, doon na yun nagsimulang mangilag sa kanya. Ang kaso lang, kahit alam na nila ang lakas na kanyang tangan, naging huli na para sa mga ito ang lahat. Dumaan pa ang kalahating oras, tanging si Abog na lamang ang naiwang nakatayo. Nang mapansin naman ito ang bagay na yon, agad naman siya nitong binati na parabang hindi man lang ito nakakaramdam ng pagkasindak sa abilidad na kanyang ipinamalas. Mahusay ka, bata. Sa ganyan mong edad, labis mo kong pinahanga. Sino mag-aakalang ang katulad mo ang tuluyang sisira ng pamilya ko? Pero huwag mo nang alalahanin ang bagay na yon. Dahil pagkatapos kitang patayin, gagawa na lang ako ng panibagong pamilya. Masaya rin ako sa ginawa mo, sapagkat dahil sa'yo, nalaman kong mahihina pala talaga sila. Hindi ko kailangan na mahihina. Isa kong nilalang na may malaking pangarap. Nang marinig naman ni Doroy ang sinabi nito, hindi naman siya nag-alangang sumagot dito. Tsaka ka na magdiwang kapag nasa ilalim na ako ng mga paa mo. Pero sinisiguro ko ngayon sa'yo na sa ating dalawa, ikaw ang bubuwal. Sa lahat din ng iyong mga pumanaw na kasama, ikaw ang makakaranas ng matinding parusa bago ka mamatay. Ihanda mo ang iyong sarili sapagkat hindi maganda ang iyong sasapitin ngayong gabi. Matapos naman itong mailahad ni Doroy, nagpatuloy naman siya sa kanyang pakikipaglaban hanggang sa kalaunay masugatan na niya itong si Abog. Pagkakuha naman niya rito ng maliit na porsyento ng dugo, agad naman niya yung tinikman na siya namang naging daan upang maramdaman ng kanyang kalaban ang tila bang pagbago ng estado ng kanyang buong katawan. Gayunpaman sa kabila ng pakiramdam na yan, pinilit pa rin itong ituon ang kanyang wisyo sa kinaroroon na ni Doroy. Walang patid pa rin itong nakipagbuno sa kanya hanggang sa hindi naglaon na padpad na silang dalawa sa pentagramong kanyang nilikha. Pag-apak naman niya sa gitna nito, agad naman niyang tinarak ang kanyang sundang sa kanyang dibdib. Mabilis siyang tumagos sa kanyang sistema, dahilan para makaramdam naman ng hindi maipagkakailang sakit ang nilalang nakaharap niya. Dahil sa pangyayaring yan, doon ito napagtanto na ang sumpa palang tinutukoy niya ay yung pagpasa ng pinsala na kanyang nililikha sa mismong katawan niya. Mahirap man yung paniwalaan para kay Abog, pero ganun na ganun nga ang nararamdaman niya. Dahil dito, sinubukan naman niyang pigilan itong si Doroy, ngunit pagsilay naman itong tumigil siya sa pagkilos, bigla naman yung sumubasob sa lupa. Matapos naman niyang maipamalas ang ganun niyang abilidad, inilahad niya kay Abog na magmula sa oras na yon, lahat ng kilos na gagawin ito sasailali muna sa kanyang pahintulot. Kapag hindi niya yun ginusto, hinding-hindi rin niya yun magagawa. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yan, agad naman niyang tinarak ang kanyang sundang sa kanyang binti para mas lalo pa itong parusahan. Sa maniwala man kayo o hindi, makailang beses na niyang tinadtad ang kanyang sarili pero wala itong naiiwang bakas. Sa oras kasi na nialis niya noon ang tanga niyang sundang, ultimo pilat, hinding-hindi ka makakasipat sa katawan ni Doroy. Ang abilidad na yon ang mas lalong nagbigay pa sa kanya ng lakas ng loob para patuloy na parusahan ang pinuno ng mga aswang. Sa loob ng kalahating oras na pagtarak niya ng sundang sa kanyang katawan, wala nang ang nagawa ang nilalang na yan kundi maghintay ng sarili nitong kamatayan. Hindi naglaon nang hindi na nga nito makayanan ang kanyang pinsalang natamo. Doon na nga ito dahan-dahang naghingalo hanggang sa bawian na ito ng buhay. Matapos naman yung masilayan ni Doroy, agad naman yung nilisan ng pugad ng mga ito na parabang walang nangyari.
Kinabukasan, kumalat ang insidente sa lahat ng mga antingerong nakatira sa kanilang lugar. Bawat isa sa mga ito, halos hindi makapaniwala dahil aminado ang mga taong yon, malakas ang pamilya ni Abog. Katunayan, ilang beses na rin yung sinubukang pabagsakin ng iilan sa kanila, pero nagdulot lamang yon ng kamatayan ng kanilang mga kasamang nangahas. Magmula noon, iniwasan na nila ang grupo ni Abog. Para naman mabawasan ang pinsalang nagagawa ng mga ito, tumulong na lamang ang mga albularyo sa mga taong binibiktima ng mga ito. Sa kasagsaga naman ng pagkalat ng balita, nanatiling tahimik lang naman itong si Doroy. Lumipas pa ang buwan at mga taon. Wala talagang nakaalam kung sino ang lumipol sa angkang yon. Nung tumanda na itong si Doroy, naging masaya naman siya sa piling ng kanyang itinayong pamilya. Binuhay niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagkakargador at pagkakarpintero sa bayan nila. Bagaman maliit ang kita, di naman niya yun gaanong pinagtutuunan ng pansin. Ang mahalaga kasi kay Doroy noong mga oras na yon, mapunan lamang ang lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Kapag kumpleto na rin ang pagkain nila sa loob ng bahay, matyaga naman niyang pinag-iipunan ng para sa susunod na buwan. Ganon at ganon ang kanyang ginawa, hanggang sa mapansin na lamang niya na nagkakaedad na pala siya. Sa totoo lang pinuno, kontento na sana siya sa tatlo niyang anak. Ang kaso lang, palaging nagkakasakit yung ikalawa. Ayon sa matandang malapit kay Doroy, kailangan umano nila itong dagdagan para maging pantay ang bilang ng kanilang anak. Makakatulong yon upang hindi na ito magkaroon ng karamdaman. Dahil sa payo ng mga ito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod. Pabor naman dito ang kanyang asawa, kaya hindi na rin siya nagdalawang isip na gumawa ng bunso nilang supling. Sa loob ng isang buwan, nagdalang tao nga ang kanyang asawa. Siyempre, bilang padre de familia, matinding paghahanda naman ang kanyang ginawa para lamang matustusan ang mga pangangailangan ng kanyang asawang nagdadalang tao. Kahit papaano, maswerte naman noon si Doroy, gawa ng may mga koneksyon din siyang napagkukunan niya ng malaking halaga ng pera. Dala na rin ang araw-araw niyang trabaho, halos hindi na niya naisip ang tungkol sa mga aswang na maaaring magka-interes sa sanggol nila. Akala niya imposible na yung mangyari, pero nagkamali pala siya. Pagtungtong kasi ng panglimang buwan ito, may napansin siyang kakaibang baho sa loob ng kanilang tahanan. Nagsimula na rin siyang makakita ng kakaibang mga insekto tuwing gabi, kasabay ng pagramdam ng hindi maipaliwanag na sakit ng kanyang asawa. Dahil sa pangyayaring yon, di naman siya nagdalawang isip na maghinala. May mga senyales din kasi siyang napansin na ginagambala ito ng isang lahi ng aswang. Matapos naman niya yung malaman, minabuti naman niyang lumiba na muna sa kanyang trabaho. Bagaman malaking salapi ang mawawala sa kanya, inuna niyang bigyan ng atensyon ng kanyang anak at asawa. Sa paglipas ng mga araw, palihim na nagmasid itong si Doroy sa lugar nila. Noong una, wala naman siyang gaanong nakikitang kakaiba, pero habang tumatagal may iilang panauhin na siyang napapansin na umaaligid sa kanila. Bago rin para sa kanya ang mukha ng mga taong yan, kaya nung magkaroon siya ng pagkakataong kumprontahin ang mga ito, hindi na siya nagdalawang isip. Nang magkaharap na sila ng tatlong matandang umaaligid sa kanila, mariin naman niya itong binalaan ukol sa maaari niyang gawin sa oras na makumpirma niya na yun nga ang gumagambala sa kanyang asawa. Dagdag pa ni Doroy na matagal na niyang tinalikuran ng pagpaslang ng mga aswang, pero kung pipilitin ulit siya, hindi malabong gawin niya to. Nang marinig naman ang tatlo ang kanyang sinabi, agad naman niyang napansin ang pasimple nitong paghagik-gikan. Siyempre, dahil sa alam naman noon ni Doroy
na hindi siya kilala ng mga nilalang, hinayaan niya munang gawin ng mga ito ang kanilang mga nais. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, unti-unti naman niyang napapansin ang paninindak ng mga taong yun. Sinasabay na rin nila ito ng mga pag-aangil na siya namang mas lalong nagpaniwala sa kanya na ito na ang mga salarin. Dala naman ang galit niya. Doon niya na yun pinagmumumura hanggang sa inabisuhan na niya ang mga ito na ituloy lang nila ang kanilang mga binabalak kung gusto na nilang mamatay ng maaga. Matapos naman yung marinig ng tatlo, muli na naman itong humagik-gik habang sumasagot sa kanya ang isang matandang lalaki nang: "Dapat na ba kaming matakot sa banta mo? Magsalita ka lang ng magsalita. Wala yang magagawa. Sige na, iho. Mauna na kami sa'yo." Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, agad naman itong naglakad papalayo. Pagsilay naman doon ang mga kababaryo nilang nakasaksi sa kanilang mga pag-uusap, dali-dali namang lumapit ang mga ito sa kanya para balaan siya. Ayon sa mga kababaryo niyang yon, tunay ngang hindi taga-baryo nila ang tatlong matatanda. Napansin na rin yon ang albularyo sa kanilang lugar, ngunit sa kasamaang palad, minarapat nitong wag nang kumprontahin ang mga nilalang. Dagdag pa ng kanyang mga kakilala, alam nilang nasindak ang albularyong yon, kung kaya't hindi na nito itinuloy ang kanyang mga binabalak. Nang marinig naman ni Duroy ang sinabi ng mga ito, minabuti naman niyang bumalik na muna sa kanilang tahanan. Dalawang araw pa noon ang lumipas, nagpatuloy ang kanyang pagmamasid hanggang sa dumating ang gabi na kanyang pinakahinihintay. Ayon sa kanya, mag-aalas 7 pa lamang noon ang gabi habang nagsusunog siya ng balat ng nyog sa labas, muli niyang nasilayan ng tatlo na dahan-dahang dumaraan sa harapan ng kanilang tahanan. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya habang pabuka-buka ang mga bibig na parabang meron itong inuusal. Pagsilay naman niya sa mga ito, hindi na siya nag-alangan na yon ay lapitan. Ang kaso lang, bago pa man siya makalapit doon ng ilang metro, bigla naman yung naglaho sa kanyang paningin. Maigi niya pa itong hinanap sa lugar na pinaglahuan ng mga ito, hanggang sa kalaunay bigla na lamang siyang napatras nang maramdaman niya ang paglapit ng mga ito sa kanya. Pagsunggab naman ng tatlo, isa-isa naman yung nahawakan ni Duroy, dahilan para mapangisi siya. Maya-maya pa, pagsilay naman niya sa kanyang palad, agad naman niyang nasipat ang hibla ng buhay ng tatlong gabunan. Dahil sa pangyayaring yon, muli niyang ibinalik ang tingin niya sa mga ito. At nung masipat niya yung papasunggab sa kanya, hindi na siya nagdalawang isip na putulin ang hibla na nakakonekta sa buhay ng mga ito. Matapos niya itong maisakatuparan, bigla na lamang yung sumubasob sa lupa nang wala ng buhay. Pagsilay naman niyang bangkay na lamang ang mga nilalang na yan, agad naman niya itong tinalikuran na parabang wala man lang nangyaring laban. Kinabukasan, lahat ng iniinda ng kanyang asawa bigla na lamang nawala. Magmula noon, hindi na ito nagambala hanggang sa naisilang ang kanilang bunsong anak. Magpahanggang sa ngayong pangkasalukuyan, tanging kapamilya lamang ni Duroy ang nakakaalam sa kwentong ito at lalong-lalo na yung nakuha niyang mutsa na pulang bato sa matandang altar. Okay. Opinyon ko sa kwento. Pulang bato. Sino sa inyo yung medyo nagkakaroon ng idea na kung anong klaseng mutsato? Pero hindi ko masabi na
Batoo mo eh. Diba? O yung dignum na pula. Kasi alam ko iba yung bisa nun. Etong kay Duroy, sobrang lakas nito kasi kaya niyang kontrolin yung mga nilalang na matitikman niya lang yung dugo. Hindi rin ipinaliwanag dito kung purong pangkaliwa lang ba to gumagana o gumagana rin to sa kanan. Pero feeling ko gumagana rin to sa kanan eh. Alam niyo ba, ito lang ha, konting trivia lang. Para dun sa mga tao na kayang gumawa ng astral, yung tulog sila tas yung diwa nila naglalakbay kahit saang mundo nakakarating yung mga yon, mas mabilis pa sila sa speed of light. Ganong katindi yung nakakagawa ng astral. Alam niyo ba na meron silang iniingatang sinulid na nakakonekta sa ulo ng katawan nila? Yun yung tinatawag na hibla ng buhay. So kapag yun naputol, yung kaluluwa nila magpapalutang-lutang na lang yun sa kalawakan. Hindi na talaga mapapakinabangan yun. Ang ending, buhay yung kaluluwa nila, may buhay yung katawan nila, pero hindi na yung gagana. Nakapikit na lang yun, may pulso, humihinga, pero wala na, yun na siya. Di ko lang alam kung ito rin yung mga kaso ng mga nakokomatose kasi ibang issue rin yun. Kasi pinag-uusapan natin dito yung astral form eh. Pero yun nga, kapag naputol yung hibla ng buhay natin, matik katapusan na natin yun. Alam ko maraming makaka-relate dito kasi karamihan din sa inyo alam ko na kayang gawin tong astral. Pero hindi ko lang alam yung range na kaya nyong puntahan. Kasi iba-iba ng range yan eh. Depende yan sa kakayahan ng astral ninyo. So masasabi ko rito sa kwento ni Duroy, sobrang nakakatakot na kakayahan to. Buti na lang napunta sa tamang kamay kasi kung sa ibang kamay napunta to, hindi ko lang alam, mahirap na magsalita. Feeling ko maraming papatayin yung tao na yon. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.